Hey guys, it's Nicey. Welcome. Kakauwi ko lang galing sa work. Ayan. And for today's video, i-share ko sa inyo yung daily routine ko after work. So, na-mention ko na to dun sa isang vlog ko, yung sinama ko kayo sa work ko. So, ilakad ko na yung video dito kasi magkakaroon ako ng continuation ng vlog na to. Ipapakita ko naman sa inyo yung routine ko after work. Ayan. And mamaya din, mag-answer ako ng mga questions. Last time kasi, nag-story ako sa IG ko asking kung ano yung mga gusto nyong itanong sa akin about sa work ko. Ayan. At ngayon ay, uumpisahan na natin ang routine ko kasi naglalagkit na ako. So, pagka-uwi ko, guys, nagbibihis ako, pero hindi pa ako naliligo. So, ayan, tama po yung narinig nyo, hindi pa ako naliligo. Hindi talaga ako naliligo kapag papasok ako sa work. Yes, totoo yan. Yung vlog ko last time, hindi pa ako naliligo nun. And I'm proud to say that kasi yung work ko talaga, pawisin. Eh, hindi talaga ako naliligo pag pumapasok ako sa work. At ayun na nga guys, magbibihis muna ako. Char! So ayan guys, nakapagbihis na tayo. Yung ginagamit kong damit, ito yung sinuot ko kahapon or kagabi. Kasi syempre, hindi naman tayo artista para magbihis ng 3 beses sa isang araw. Ayan! So guys, ngayon naman, nagpe-prepare tayo ng ating food. Ayan. So kahapon pala guys, pumunta kaming Filipino store. Bumili kami sa Chowking ng chicken, ng Shanghai, ganun. So yun yung kakainin ko ngayon. Pero parang gusto ko ng nilagang itlog. Tsaka ng mais na may cheese. Pero nakong mago-mago guys. So ito yung inumin ko. Say hi to them. Kadalasan kinakain ko talaga is mga leftovers. Pero kapag nagkikrave ako ng something, yun yung niluluto ko. Nagluluto ako minsan. Pero ngayon, kakain lang tayo ng chicken na binili namin kahapon. Dahil, ayan, isa na lang yung laman niya. So, binili namin ito sa Chowking. Walang chow fan sa Chowking dito. Yung lagi kong hinahanap kasi laging chow fan yung kinakain. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga nasa Filipino store, meron akong vlog doon. Ayan. Anyways, so i-ready naman natin ngayon yung table. Guys, meron pala kami ditong chicken skin. Kaso yung chicken skin nila may balabalahibo pa ng konti. So pagka umuwi ako, lagi akong nagpapasama dito sa babae na to. Pagkakakain ako, lagi akong nagpapasama sa kanya. Tapos na tayong mag-prepare ng ating pagkain. At eto na sila. Meron ako ditong Shanghai with sweet chili sauce. Yung fried chicken na galing sa Chowking. Chicken skin. Tapos yun yung sausawa niya, suka. Menudo. Tapos kung kakayanin ko pa, meron din akong sapin-sapin. Tapos eto yung cravings ko ngayon. Itlog na nilaga. And pinukuntian ko lang yung kanin ko kasi para madami akong makain sa mga ito. Ayun guys, makakain na tayo. Yay!
cravings. Ang SHERP. Ayan, ayan, ayan. Urong ka na. Hashtag Bulaakenyo Terms. Mag-urong ka na. O hugasan mo ang mga pinggan. Urong ka na. So yon mga kumare, tapos na po tayong kumain. And kapag tapos kong kumain, ang nag-uurong or naghuhugas ng plato? Mag-urong ka na. Si Rian. So, siya yung naghuhugas ng pinagkainan ko kasi nakakontrata yan. So, ngayon naman mga kumare, dahil tapos na tayong kumain, magpapahinga na muna ako saglit. So, ayun guys, habang nagpapahinga tayo, magsasagot tayo ng mga ilan dun sa questions na binigay nyo sa akin. So, magsasagot siguro ako ng mga 5. Excuse me. So, ang mga questions na to are all about my work. And ang first question natin ay from JazzXXCM. Marami rin bang racist sa work mo or mas okay naman dyan? Sa work ko kasi, marami kaming iba't iba ang lahi. Merong mga Mexicans, Americans, may Black Americans, may Filipino, may Koreans din. Madami, madami talaga. So, walang racist and bawal yun sa work namin. Maaalis ka sa work kapag ka ginawa mo yun. Yung mga tao doon, mababait and sobrang friendly nung environment. Next one is from It's Diane Padilla. Nakapag-adjust ka ba agad sa work mo? Bago kasi kami mag-start mag-work, tin-training kami. Ayun yung picture namin. And yung grand opening namin is yun yung start ng quarantine. So, marami talagang nagpa-panic buying. So, malaking adjustment siya dun sa training namin tapos dun sa first day namin na mag-work. And nung mga nag-start pa kasi kami, hindi pa kami masyadong sanay eh. Pero after a month, nakapag-adjust din ako. From AJ Art Studios. I don't have any questions. Hehe. Just take care. Oh, thank you, AJ. Thank you, AJ. Ingat kayo dyan. Mga future architect friends ko. Ayan. So, next question. Maraming nagtanong sa akin nito. Ilalagay ko na lang sila dito. So, ang question nila sa akin ay, mahirap ba? And rate ko daw from 1 to 10 and bakit? So, kapag 10, yun yung pinakamahirap. Pero kapag 1, madali. So, i-rate ko siguro na 4. So, hindi ako masyadong nahihirapan sa work ko. Kasi ano, kahit nasa labas ako, nasa ilalim ako ng initan, na-enjoy ko siya. Kasi kapag kumukuha ko ng mga cards, nag-iisip ako ng mga content ko. Halos lahat ng mga contents ko, dun ko siya nakikreate habang nag-work ako. Kaya nag-e-enjoy ako. Kasi hindi lang ako nag-work, nagagawa ko pa kung ano yung gusto kong gawin. Tsaka, hindi ako yung parang pag-uwi ko, sobrang, ay, ano ba yan? Nakagaling ko lang sa work. Ganto, ganyan. Lagi kong lalagay sa isip ko na dapat mag-move on ka kaagad. Kung napagod ka sa work mo, iwan mo na lang doon sa work mo, wag mo nang dalhin sa bahay, ganun. Kaya ayun, nag-enjoy naman ako. So next one, from Ayaganda02, what are your baon at work? So actually, napakita ko na yon doon sa vlog ko na about sa work ko. So una is, nagkaroon ako ng COVID, Gatorade, gloves ko, yung baon ko, ayan. And, ayun, mamaya itutuloy natin yung mga questions kasi isi-set up ko lang yung laptop ko dito. Kasi ayun yung ginagawa ko. Kapag ka nagpapahinga ako, isi-set up ko muna yung laptop dito and mag-e-edit ako ng vlog ko. Ganun yung ginagawa ko. Shout out po kay Sir JM. Sa kanya galing tong bag ng laptop. Mouse. External drive charger. Shout out din po kay Tita Edna. Siya kasi yung nagbigay nitong laptop. So, ayan na guys yung setup ko kapag nag-edit ako ng videos. Hello mga kumare! So, nandito sa likod yung hard drive. Tapos, ayan yung laptop, yung mouse pad, then yung charger ng laptop. Ayan, ganyan lang. Tapos guys, habang hindi pa ako naniligo, ginagawa ko, nanonood muna ako ng TV. Pero ngayon, nanonood muna siguro kami ng Disney Plus. Ayan. Cool.
mamaya. Hey guys! So, natapos ko na yung isang episode and maliligo na ako ngayon. Hey, salamat! Hey guys! So, kakatapos ko lang maligo. And ngayon naman, maglalagay ako ng kung ano man sa mukha ko. Ito yung mga kagamitan ko. So, pagkatapos ko maligo, lagi ako naglalagay ng Cetaphil moisturizer sa mukha ko. Makeup routine. Actually guys, hindi pa ako nakapag-try ng full makeup na ako lang mismo yung gagawa para sa sarili ko. So, comment below kayo kung gusto nyong itry ko. Sige, itatry ko. Ayun guys, yun yung ginagawa ko sa aking face pagka magre-ready ako for vlog. So guys, magsagot ulit ako ng isang question habang nag-aayos ako dito. From underscore tep tep, do you plan on getting another job? Yes. So, lagi kong sinasabi to sa vlogs ko na gusto ko talagang maka-experience ng iba't ibang trabaho. So, kung papalarin man ako, sana magkaroon ako ng panibagong experience. Ayun. At ayun na nga, guys. Tayo'y mag-e-edit na! And time check tayo guys. 5:30 na ngayon dito. Kapag hapon, syempre merienda, ayan. Pero maya-maya mga around 6 PM siguro. Pwede kaming gumawa na kung ano mang pagkain pwedeng gawin. Ayan. 1 hour later. Merienda time. Yay! Yung pusit guys, frozen na frozen. And guys, habang inaantay natin yung pagde-defrost ng pusit, mag-answer dito ako ng question. So, from Tita Joyce, how many hours a day do you work? So, nung mga panahon na malamig pa, 8 hours kami nag-work noon a day. And nung medyo umiinit na ng konti, ginawa nilang 6 hours. And ngayon, dahil sobrang init na, ang ginawa nila is 4 hours na lang kami. Pina-prevent lang nila kami from heat stress, ganun. Kaya binawasan nila yung hours namin. Pero kapag lumamig na ulit, babalik nila sa 8 hours. Yung work hours namin per day. Ayun. Ang bango. Hey guys! So, tapos na yung calamares natin. Ayan, tapos meron ditong suka. Ayun. So, ayan, kakain na po tayo ng hapunan, hindi na merienda. So, paggabi naman, ganito ginagawa namin. Kumakain, siya gumagawa ng assignment habang nanonood ng Kong Vlogs. Yan, lagi kami nanonood ng mga old videos ni Kong TV. Yes, sir. So, next question tayo, guys. Marami nagtanong sa akin nito. Magkano sahod mo? Nasabi ko na to before, dun sa pinakaunang vlog ko sa work. So, ang sahod ko ay $10.50 per hour. So, ayun, nag-iiba-iba yung sahod ko kasi minsan 4 days lang ako, minsan 5 days, ganun. Hindi fixed yung sahod ko every 2 weeks, nag-iiba-iba siya. So, ayun guys, yung routine ko every day after work. So, pag-uwi ko, kakain, magpapahinga, maliligo, mag-e-edit, kakain, manunood, ganyan. And magka-create ng new content, ganun. And I hope na nagustuhan nyo tong vlog natin for today. Ayun. Hey guys!
so shout out po kay Ray Alexis, Jacques Marasigan, Uncle Bob, Dave Lanzaderas, Shirley Banaag, Kimberly Alcaraz, and kay Angel Lopez. Ayan, thank you ulit mga kumare sa support nyo for me. And ay na nga, hope to see you guys again on my next one. And if you do like this video, make sure to give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, click that. And ayun lang mga kumare, don't forget to smile and be nice always. Bye guys, see you on my next vlog.